kung ano daw talaga ba ang kahulugan ng buhay, ano yung mahalaga, anong dapat gawin sa maikling buhay na ito. At yan, ipinamagatan natin, so what's good in life? Ano nga ba ang karapat-dapat na bigyan ng pansin? Ano nga ba ang mainam sa buhay na ito? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami pinagtitipon-tipon ninyo. At salamat din, Panginoon, sapagkat ang puso namin tinatamnan nyo ng pag-ibig sa inyo, pagkauhaw sa inyong salita. Linisin nyo po kami para walang maging hadlang na makita namin kayo ng mukhaan. Nais namin, Panginoon, kayo po ang maging tagapangaral, Ama sa langit. Gamitin nyo lang ang lingkod nyo na daluyan na inyong mga salita. Papagliwanagin yung isip namin at magkaroon ng personal na kahulugan sa bawat isa sa amin ang mga salitang pagsasalusaluhan namin. May you enable us, O Lord, to enjoy reading your word, pondering your wisdom in peace. Protect us from all works of evil men and evil spirits. Protect us from worries and cares. Strengthen our bodies. Sharpen our minds. Brighten our thoughts, O God. At habang narito kami nag-e-enjoy ng presensya niyo, may this time with you also give us blessings. Thank you, Father. We believe you will answer our prayer for wisdom. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ, we pray. Ecclesiastes 6, 1-2. I have seen another evil under the sun. The teacher speaking here, people that believe it is Solomon. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. Meron na naman daw siyang isang nakitang dapat problemahin kabigatan sa buhay. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing in his heart desires, but God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. Isa pong naobserbahan dito ni Solomon, meron daw mga taong, oo, pinagpala naman at nagkaroon naman ng kakayahan na magpayaman, kaya lang may kulang. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong lasapin yung sarap ng kayamanan na kanilang inipon. Bakit? Sapagkat kung iisipin ay napakaraming ibinabayad ng tao para yumaman, that there are great payments to be made for great wealth. Hindi naman dali-daling yumayaman lang ang tao, maraming hirap yan, maraming sakripisyo. One is of course big work. Malaking hirap para magpayaman. Kumisan, pag mayaman ka na, madali nang mas yumaman pa. Pero ang hirap nung makahulagpos ka mula sa kahirapan patungo sa kayamanan, mahirap na trabaho yun. Pero pag yumaman ka na, kuminsan, may naniniwala na sa'yo, may kapital ka na, may mga connection ka na, dumadali na. Pero sa simula, mahirap yan. Para kamayaman, kailangan mo ng big investments and risks. Investment not only of money, but of your time, your talent, your relationships. And therefore, because of the big investments, you have big worries, big stress, big sacrifices, like isolation. Marami nagpapayaman, nalalayo muna sa mga mahal sa buhay kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay na nagpapayaman ka tapos nag-aalaga ka ng anak, meron kang minamahal na asawa, bihira yung blessed na nagpapayaman na, kasabay pa niya lahat yung ginagawa na yun. Madalas, may pag-iwahiwalay. And of course, there's great sacrifices like having to compete, like missing out on a lot of fun and pleasures in life. Ang nakakapagtaka lang sa atin, pag may yumaman na, yung mga hindi naman katulong na ipunin yung kayamanan na yon, gustong makihati. At sabi niya, ang yaman naman, dali mo nang ibigay sa akin yan, marami ka naman pera, bigyan mo na lang ako. Pero hindi nila naisip kung gaano kahirap bago nakaipon ng pera yung tao. At kung ano ang mga sakripisyo niya para lang manatili siyang mayaman o mas yumaman pa. Ang hirap ngayon, kung naubos mo na yung lakas mo, naubos mo yung PR mo, naubos mo yung good relationship with people para kayo yumaman, ano ngayon ang natira para ma-enjoy mo yun? The problem with wealth is that wealth could not be enjoyed when one dies, before it is collected, or before it is fully enjoyed. At sinasabi yan ni Solomon, kumisan ang haba ng buhay ng tao, naubos niya sa pagpapayaman, pero hindi niya naggamit yung kayamanan habang buhay siya. That one might overproduce beyond his capacity to enjoy. Na gano'ng kabahaba ka ba mabubuhay na ilang taon? Mabubuhay ka ba ng 18, 90, 100? Siguro yung 110, sobra na yun, no? Pero ipagpalagay na hanggang 110, how much money do you need to enjoy? And there are people, even in Solomon's time, that had much more money than what they would need for their whole lifetime.
Tapos hindi pa tumitigil ang kagagawa ng pera. At kuminsan, nagkakaroon pa ng mga kaaway, nalalayo pa rin sa mga mahal sa buhay dahil gawa pa rin ang gawa ng kayamanan. Pero kahit ang yaman mo, namamatay ka rin. And through death, through succession and inheritance, through legalities and other reasons, one loses control of his possessions. Nangyayari yun, nawawala ang paghawak mo sa iyong kayamanan. Habang buhay ka lang, habang malakas ka lang, habang malinaw lang yung isip na hawak mo yan. Pag lumabo na yung isip, o namatay ka na, o hindi na kaya ng iyong katawan, iba na ang magmamanage yan, at kadalasan iba na yung magpapasasa. Ano ang punto ni Solomon? That it is senseless and unfair for the producer and the collector to work so hard and not enjoy his fruits. Hindi sinasabi ni Solomon na huwag ka magpayaman. Pero ang maaari niyang iminumungkahi sa atin, huwag mong kakalimutan to enjoy the fruits of your labor. And this time, hindi lang sa kayamanan pinag-uusapan ng malaking kayamanan. Kung ano man sa iyo ang konsepto ng meron ka, nagtrabaho ka, meron kang kinita, huwag mong kakalimutan na enjoyin yun. Kasi kaya ka binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na kumita, magkaroon ng iniimpok mo para pakinabangan mo rin yon. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging tagapagtrabaho. God just did not create you to become a beast of burden. But you are to work so that you will enjoy the fruit of your work. You are to work 6 days so that you can fully enjoy the 7th day of rest. You are to collect and you are to gather so that you can enjoy its benefits. So the writer of Ecclesiastes essays the difficulties, the disadvantages, and frustrations of people who work hard to be wealthy. Na para rin yung sinasabing, huwag kayong sobrang magsikap na sobrang namang yumaman. Lalo't kung lampas-lampas na sa kailangan ninyo, dapat naman pause, rest, and enjoy what you have worked for. Ecclesiastes 6:3-6. A man may have 100 children and live many years. Yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. It comes without meaning. It departs in darkness, and in darkness its name is shrouded. Though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does that man, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity. Do not all go to the same place. Isang exaggeration, natural, just to bring home a point, na sinasabi dito ni Solomon, marami kang mang maging anak, which was a barometer, a measurement of blessedness. Kanya, marami kang mang naging anak at mga apo, naging mahaba man ang iyong buhay, na isa na namang pamantayan ng pagiging blessed ng Diyos, sabi ganun, pero kung hindi mo na i-enjoy ang iyong prosperity, tapos hindi ka pa malilibing ng maayos, sabi niya, mabuti pa hindi ka nalang pinanganak. Mas mapalad pa sa iyo yung batang ipinanganak ng patay. Sabi, kasi after all, mamamatay ka rin naman eh. Pareho lang kayo na pupuntahan. So pareho lang kayong hindi nag-enjoy. So yung ipinanganak ng patay, hindi siya nag-enjoy. Ikaw, ipinanganak ang buhay, pero yung buong buhay mo, hindi ka rin naman nag-enjoy. Puro ka lang pagsisikap. Sabi niya, ganun. Tapos pareho rin lang kayong mamamatay. Mabuti pa yung hindi nilang ipinanganak. Hindi siya nahirapan. Ikaw nahirapan. It's an exaggeration and it must be read as poetry. Natural, kahit mahirap ang buhay, mas masarap pa rin ipanganak ka kaysa hindi ka na naipinanganak. Pero ang point niya, baka akala mo ganyan lang yung buhay na puro pagsisika, puro pag-iipon, puro pagtitipid, puro pagtatrabaho. Kailangan na i-enjoy mo yan. Many conservative theologians are not comfortable with Ecclesiastes. It is one of the books of the Bible that gives so much discomfort to conservative theologians. Kasi parang ang puro tinuturo ng Ecclesiastes is how to enjoy life. At alam niyo naman, maraming mga theologians, parang habang hindi ka nagdurusa, nagdurugo, nagpapawis ng dugo, nagkukorona ng tinik, naglalakad ng paluhod sa kanila, parang wala kang kwenta. Pero nakikita natin yung balanse na binibigay ni Solomon sa buhay ng mga mananampalataya. And it is no coincidence na nasa gitna siya ng Bible. Pag binukman sa gitna, nandun yung Ecclesiastes eh. Even in a physical situation, it might be read as nagbibigay talaga ng balance. Ecclesiastes is one of the very few books in the Bible that will tell you to enjoy life. Salamat nandun. At hindi rin naman aksidente na si Solomon ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Siya ang binigyan talaga ng Diyos ng karunungan, kaya dapat pakinggan kahit maiksi lang yung book niya.
At ang haba-haba nung sobrang nag-glamorize ng sacrifice, pareho silang mahalaga. Ang kailangan may balanse. So sabi niya, a man may have many children and have long life and lots of material blessings, but if he doesn't and cannot enjoy his prosperity, lugi siya. Non-enjoyment of life, inability to enjoy a restful life, not having a graceful exit from this world like a decent burial, could make even a long and a prolific life almost meaningless. One of life's great purposes and meanings is the enjoyment of it. Kung ating sasariwain ang pag-create ng Diyos kay Adan at kay Eva, sabi niya, ayan, ang lahat-lahat, enjoyin nyo. Isa lang ang huwag nyong kainin. So isa lang yung dapat huwag. Yung iba puro yes. Pero dahil nga sa paglabag ng tao doon sa kaisa-isa lang na huwag na yon, dumami tuloy yung mga huwag na. Dumami tuloy yung tinik, dumami tuloy yung hirap ng buhay. Pero dahil sa sakripisyo ni Jesus, dahil sa amazing grace ng Panginoong Diyos sa langit, bumalik sa atin yung period and state of grace where God is kind and we can enjoy the goodness of God. What are some of the obvious messages? That it is pointless to have material blessings and not enjoy them fully. Marami dyan guilty. Ang dami nyo magagandang baso sa bahay, ang ginagamit nyo yung bungi. Yung nahihiwa-hiwa na yung labi nyo dahil bungi-bungi na siya. Ang dami-dami magagandang kumot ang ginagamit, yung wasak-wasak na lumalabas na yung paa nila sa butas. Maraming mga bahay, ang gaganda ng silya, may balot na plastic. Tapos nakaupo sila sa lata ng floor wax. Merong magandang-magandang kitchen, pero hindi sila doon nagtatrabaho sa dirty kitchen. Yan yun, useless. Bakit pa kayo nagkaroon kung hindi nyo gagamitin? Ang gaganda ng mga tuwalya, tapos ang ginagamit, lagi ang ninipis, nagasgas na may nakasulat na, good morning. Hindi magamit ang bago. Ang daming magagandang damit, pero yun ang yung mga sira-sira ang pinagsususuot. At yung iba ang daming pera, pero ang kurikuripot pa rin, antitipid, walang ginawa kundi magtipid. Pag bine-bless kayo ni Lord, basta may proportion, ha? May ibinibigay ka kay Lord, may ibinibigay ka sa kanyang work, may ibinibigay ka sa charity, may ibinibigay ka sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo sa mga empleyado mo, mga kapwa, manggagawa mo, katulong mo sa paghahanap buhay, dapat may ibibigay ka rin for your enjoyment. Kasi pag hindi mo in-enjoy yun, parang sinasabi mo sa Panginoon, bali wala naman sa akin yung binibigay mo. Hindi ko naman ako nasasarapan. Parang yung proverbial example of a person na may mabigat na mabigat siyang dala, tapos mayroong dumaan sa kalsada, naglalakad siya sa gilid na naawa sa kanya, may pick up yung tao, pinasakay siya sa likod para hindi na siya mahirapan. Tapos nung lingon nung nagda-drive, nasa likod siya, alam niyo, buhat pa rin niya yung dala niya. Ganun yung mga tao na hindi nag-e-enjoy sa buhay kahit pinag-e-enjoy na ng Diyos. There are things that we should be enjoying. In fact, when you can enjoy a good meal, enjoy a good vacation, enjoy a very nice set of clothes, and you say, Lord, thank you, I know it comes from you, it is a high act of worship. Katulad din yun ng pagsasakripisyo, hindi ako kakain para maibigay ko sa mahirap. Pareho lang yun. These are two sides of one and the same coin. Yung sacrifice and enjoyment. Kasi, you know, God is God of balance. Ang mahirap doon, kung puro ka enjoyment, tapos wala kang sacrifice, wala kang sharing, wala kang giving, dapat pareho. Ecclesiastes 6:7-9. All man's efforts are for his mouth, yet his appetite is never satisfied. Another figure of speech. Ang lahat daw ng pagsisikap ng tao, para lang siya makakain. Pero ganun pa man, wala naman talagang sobrang nasisihan na ayaw na niyang kumain. Maybe ayaw lang uli ngayon, pero mamaya gusto na naman niya. At sa pagkain lang ba yun? Hindi. Ang mga tao na nagsisikap para magkabahay, kumisan dalawa, tatlo na yung bahay, hindi pa rin masaya. Yung mga tao nagsisikap para magka-award, kumisan 10 na yung awards, ayaw pa rin tumigil. Kasi sabi ko, ano yung gusto mo? You will never have enough of it. Magiging Diyos mo yung desire. So anong sinasabi dito ng Solomon? Ang pag-e-enjoy din naman, hindi lang yung talagang nagpapasasa ka. Kasi kung magpapasasa ka na walang spiritual balance, laging kulang pa rin naman. Kulang at kulang at kulang. Laging ilalagay mo dapat yung Diyos sa equation na may balance ang iyong ginagawa sa buhay. Sabi niya, what advantage is a wise man over a fool? Pareho lang naman kasing discontented, di ba?
kahit ang matalino at yung mangmang, pareho lang may mga discontentment dyan. Tulad ng yung mayaman at mahirap, pareho lang may discontentment. Akala nung mahirap, kung ganyan lang kalaki bahay ko, masaya na ako, okay na sa akin. Pero subukan mong tanungin yung nakatira doon sa malaking bahay kung okay na sa kanya yon. Hindi pa rin. Kasi ang tao nga, walang kasiyahan. What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? Isa na namang tanong ni Solomon. Sabi niya, kung mahirap ka ba at itinatama mo ang behavior mo sa harap lalo ng makapangyarihan at mayaman, nakakatiyak ka ba na aasenso ka, mapapansin ka, mabibigyan ka ng katarungan? Sabi, di naman eh. Maraming mga tao, tamang-tama lahat ang kilo sa buhay. Ang ginagawa nila talagang ethical and correct. Pero sabi, madalas doon, hindi pa rin sila nasasatisfy sa buhay. Better what the eye sees than the roving of the appetite. Said another way, saying, mabuti pa, enjoyin mo na lang yung merong ka kaysa lagi mong hinahanap yung wala ka naman. This too is meaningless, a chasing after the wind. In a manner of speaking, Solomon was saying, a fish on the table is better than 10 in the ocean. Kung ano yung meron ka, pag ine-enjoy mo yon, masaya ka. Pero pag lagi mong hinahanap yung wala, hindi ka nasasaya kahit kailan pa. Some of life's mysteries and ironies, contradictions, and senselessnesses is the struggle to have does not usually end in satisfaction. Observation niya ni Solomon. Kahit ka working very hard, hindi guaranteed na masisihan ka sa dulo nun. And in spite of wealth, you are not happy. Sometimes because of wealth, you are not happy. So no one really gets satisfied. Solomon says that being sensible does not guarantee living a better life. Napansin niyo ba yan kumisan? Hindi ko mo proper ka at tama ka, winner ka, kadalasan nga loser ka pa dahil tama ka eh. Napapansin niyo yun? Tanyo yung mga hindi corrupt, sila yung walang pera. Yung mga corrupt, parang wow, yung mayaman. Parang nire-reward yung masama. Pero anong ibig sabihin lang dito ni Solomon? Akala lang natin yun. That uprightness, sabi niya, does not always lift people out of poverty. It is true, but only poverty of the material things. But uprightness will always lift you out of spiritual poverty. Kaya pag dinitingnan natin, ang totoo nun, kinikiliti lang ni Solomon yung isip ng mga nagbabasa sa kanya na akala mo, sabi ni Solomon, uy, bali wala namang gumawa ng mabuti, hindi rin ibig sabihin, masasatisfy ka. Pero pinag-iisip ka niya na it is better to suffer for doing right than to suffer for doing wrong. Because in both cases, you suffer. Those who do right, those who do wrong, will also both not be satisfied. Yung gumagawa ng mali, nakaw ng nakaw, hindi pa rin siya satisfied. Ikaw naman, hindi ka nagnanakaw, hindi ka rin satisfied kasi kulang. Sino ngayon sa inyo ang mas blessed? Pareho lang naman kayong hindi satisfied eh. Pareho lang kayong mamamatay. At pareho lang kayong haharap sa Diyos. Kaya ang inevitable conclusion, mabuting gumagawa ka ng tama kahit hindi ka laging yumayaman dahil sa paggawa mo ng tama. Mabuting gumagawa ka ng tama kahit hindi bigla na nagkakaroon ka ng satisfaction. Kasi hindi naman bigla-bigla ang mabubuting bagay. And God knows our hearts, God knows our thoughts, and we will face God and God is our judge. That is a common sentiment that many good people do not really become rich. Pero hindi naman kung naging rich ka, na naging bad ka pa kung minsan sa paraan ng pagiging rich mo, hindi naman ibig sabihin, sasaya ka na rin eh. So lugi ka rin. No? That if you won't find and you will seek satisfaction, no? It's better to always do what is right. And whether or not you get satisfied, God is satisfied with you. At ang mahalaga, yung satisfaction ng Diyos sa'yo. Hindi lagi yung instant satisfaction mo. Isa yan sa mga palatandaan ng maturity that you can withhold your satisfaction. You can postpone your pleasure. Pag bata ka, gusto mo na kainin yan kahit wala na uli mamaya. Pero makikita mo yung mga matatalinong bata, kahit sa plato nila, may kinakain sila halimbawa ng meat, they serve the best piece for last. Sabi mo, magaling ito ah, yung kahuli-hulihang masarap ang kakainin, pari ng huli. Pero yung mga immature, uunahin nila yung masarap. Kahit sa trabaho, kahit sa buhay, sabi ng isang kanta noong 1960s or 70s, a man must break his back to earn his days of pleasure.
So ang matatalino at mature na tao, maghihirap muna yung sarap sa dulo. Pero yung mga immature, sarap na ngayon, bahala na bukas kahit hindi masarap yan. Kaya nakikita natin yung wisdom ni Solomon that it's good always to be good, whether or not you become satisfied with the outcome. Isa pa na tinutumbok niya dyan sa kanyang treatise, mga kapatid, he suggests that there are no guaranteed if P, then Qs. Meaning, pag ginawa mo ito, definitely magiging ito magiging bunga. There are no guaranteed results in life. Hindi ko magumawa ka ng mabuti, yayaman ka. Pero ang nakakatiyak tayo, pag gumawa ka ng mabuti, natutuwa sa iyo ang Diyos. Yun ang sure. Pero hindi lagi kang yayaman. Sabi niya, the battle is not always to the strong. The race is not always to the swift. Hindi laging ganon. Kasi ang mga tao, ito naman ang ginawa ko, bakit naging ganyan ang outcome? Ang buti-buti ko sa'yo, ba't hindi ka naging mabuti sa akin? Kung kayo, old enough to know life, you know na hindi lahat ng ginagawa nyo ng mabuti, nagsusukli ng mabuti. Pero kahit kailan pagsisihan ang paggawa ng mabuti, lalo pang't hindi ka nasuklian ng mabuti, Diyos ngayon na magsusukli sa'yo. Kasi Diyos ang natutuwa sa gumagawa ng mabuti, hindi ka nasuklian ng ginawan mo, sinong magbibigay sa'yo? Di yung Diyos na natutuwa sa'yo. Kaya huwag magsisisi kahit kailan. Buti na lang, hindi na lang kita tinulungan, ganyan ka lang pala. Huwag nating pagsisisihan yon. Kasi alam natin na hindi man na tayo nakakatiyak sa magiging immediate result of our goodness, alam natin yung mas malayo at mas mahabang result niyan, tiyak. Nahaharap tayo sa Panginoon at ang Panginoon ay hukom na marunong magbigay ng gantimpala at parusa sa mga tao kung ano man ang kanilang dapat tanggapin. But going back to Solomon and his main thesis, enjoy what you have. Do not always want something else. At yan kung minsan ang problema sa atin. Meron ka na, iba pa yung gusto mo. Huwag na kayong lumayo. Pagka-order mo sa restaurant, lagi yung order nung nasa kabilang mesa, parang mas masarap. Parang ano yung in-order niya? Bakit parang mas masarap yun? Matapos kang umorder, nung hindi naman kapinilit na orderin mo yun, magsisisi ka na. Marami pang iba, walang ginawa kundi i-compare yung husband nila o wife nila sa husband o wife ng iba. Eh yan na yung nasa'yo. Kailangan enjoyin mo na yan. At huwag ka nang tumingin-tingin pa sa iba dahil yan na yan. Enjoy what you have. Do not always want something else. Because the moment you got that something else, may madidiscover ka doon na kulang na perhaps nandun sa isa na tinapon mo na. Kaya lang nung nalaman mo, huli na. How do you become happy therefore? Kung i-operationalize natin mga kapatid, yung sinuturo ni Solomon, get what you want. So you'll be happy. But can you always do that? You cannot always get what you want. So, want what you get. Sigurado sasaya ka na nun. Diba? Kailangan kuhanin mo yung gusto mo. Ngayon, sa pagsisikap mo, hindi mo pa rin nakuha yung gusto mo, edi gustuhin mo na yung nakuha mo, sasaya ka rin. Kailangan turuan mo ang sarili mong sumaya. Kasi kung lagi mong aayawan yung meron sa'yo, magiging miserable ka. Tapos lagi mong hahanga rin naman yung wala. If you like whatever you get, you will be happy. You will enjoy. And if you do good for goodness sake, if you give for the sake of giving, you won't be disappointed. Because God is just. Isa yan sa mga pinagmumulan ng napakalaking unhappiness ng tao. Hindi siya masaya sa sarili niya. Hindi siya masaya sa kulay ng balat niya. Kaya yung mapuputi, nagbibilad para umitim-itim. Yung maiitim naman, payong ng payong para pumuti-puti. Wala nang sumaya. Yung mga sobrang mga tatangkad, talagang tatlong dangkal na yung heels para tumaas. Yun naman ang tataas na, nagpa-flat. Kasi ang taas na nila. Lagi nilang may kulang at kulang. Yung mga kulot kung bakit nagpapatuwid ng buhok. Yung mga tuwid, nagpapakulot. Kung pwede na siguro magpalit-palit tayo ng bahabahagi ng buhok ng ating mga katawan, hindi na tayo titigil ng kakihiram ng iba. Pero siguro, tama lang sa tao na gusto niyang ayusin yung sarili niya. Pero para ka sumaya, tanggapin mo kung sino ka. Improved mo na lang up to a point, pero hindi mo kailangan buong baguhin yan. Kasi hindi ka natitigil ng kababago. No? Lagi na lang na palit ka ng palit ng anyo, ng pagkatao. But yan ang isa sa mga dapat matutunan natin para tayo sumaya, mga kapatid.
tanggapin kung sino tayo. At hindi lang tanggapin, ha? Pasalamatan ng Diyos na tayo ay tayo. Hindi para konsentihin ang sarili natin sa mga kapintasan natin, pero tanggapin, maging ang ating mga tinatawag na kakulangan, and then begin from there, begin improving your life. But don't be somebody else. Just be the better version of yourself. Na ikaw pa rin. Better version lang. Hindi mo kailangan maging iba. Merong magaling kumanta, hindi ka magaling kumanta, eh siguro magaling ka namang mamlancha, so mamlancha mo siya habang kumakanta siya. Pareho kayong nakaminister to each other. Hindi mo pwedeng hangarin yung talent ng iba eh. Lulungkot ka sa magkakapatid. Lalo maraming magkakapatid. Kumisan matatanda na yan, may mga malalalim pang mga animosities, mga selosan, mga sama ng loob. Kasi nagkakaingitan. Ang dami niyang manliligaw. Ikaw, konti lang. Eh, sa marami siyang manliligaw, eh, ikaw, konti lang, eh, di yung konti, may maximize it. No? Pero yung mga iba kasi, inggitan, mga magkakapatid. No? Kaya, paminsan, ang pinakamahirap gawin, family reunion. Lalo't may mga malalalim na mga sugat. At yan, usually dahil sa inggit. At kuminsan naman, yung mga tackless kasi natin mga kamag-anak, huy, ba't ang ate mo ang puti-puti, ikaw hindi. No, lumalaki tuloy kayo, kayo mismo nagko-compare sa isa't isa na nagkakaroon ka ng resentment doon sa kapatid mo kahit hindi naman niya kasalanan na ganun siya. Kasi yung mga tao din mahilig mag-udyok na ikaw ay mainggit. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Pag ang lagi mong hinahanap yung wala, hindi ka nasasaya kahit kailan. Ecclesiastes 6:10-12. Whatever exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with one who is stronger than he. In another way of saying, sinasabi niya, kung ano yung nandyan na yan, hindi mo na yan maiiba pa. Mayroong mga bagay na hindi na napapalitan, tinatanggap na lang. Lalo't lalo, kung yun ay kapwa natin, anak ka mo, mayroong ganitong kang anak, mayroong kang ganon, iba-ibang anak, dapat tanggapin mo lahat ng iyong anak. Hindi mo pwede i-compare ang mga anak mo na dapat katulad ka ng kuya mo, dapat katulad ka ng bunsong kapatid mo, kasi iba-iba eh. Dapat tinatanggap mo yung asawa mo, bakit yung asawa ng kapatid ko masipag, bakit ikaw? Yung lagi na lang. So, ganun, kung nandyan na yan, andyan yan. Alam nyo, yung iba sabihin, babaguhin siya ng aking pag-ibig. Hindi nangyayari yun. Kung hindi mo siya matatanggap as is where is, huwag mong pakasalan. Huwag kang umasang magbabago. Ngayon, kung nagbago, bonus. Salamat. Pero kung hindi nagbago, handa ka. Pero akala mo magbabago. Sabi nga sa Bible, can a leopard change its spots? Ang tao, ganun. Kahit pa nga nagkakaroon ng spiritual experience, kakabuborn again, nagba-Bible study, may pagbabago magaganap, sure. Pero may basic siyang pagkatao na yun na siya. Kaya dapat, para kasumaya na nandyan siya, tanggapin mo. Kailangan marunong tayong tumanggap ng ganun. Hindi laging may patakaran ang ating pagtanggap. At sabi ni Solomon sa verse 11, the more the words, the less the meaning. And how does that profit anyone? In other words, para din yan, poetry, mas maiksi, bugtong, mas maiksi, mas madaling makuha yung kahulugan. Kesa paragraphs upon paragraphs of explanation, lumalabnaw, parang sabaw na isang drama, ang hirap hanapin yung laman. No? Sabi ganun din, pag sobrang daming salita, gumugulo. So may mga bagay na huwag mo na lang laging analyzin. Ang isip kasi natin, mga kapatid, merong part na nag-a-analyze, merong part na unconscious or subconscious. Meron din siyang paraan ng pag-iisip, pero hindi yung controlled mo. May bahagi ng ating pag-iisip na controlled natin, merong hindi. Kaya sabi niya, huwag mong kontrolin lahat. Huwag mong analyzin lahat. Habang analyze ka ng analyze, humihirap lalong maintindihan ng marami mga bagay. In other words, sakay ka na lang. Enjoyin mo yan at huwag mo laging hanapan ng if P then Q o ng mga dahilan. Verse 12, for who knows what is good for a man in life? During the few and meaningless days, he passes through like a shadow. Who can tell him what will happen under the sun after he is gone?
So Solomon was saying that we can change the way it is by thinking about it, by problematizing and solving and making sense of life's mysteries. Mahiwaga talaga ang buhay. Hindi mo kayang maunawa ang lahat. In other words, Solomon says, life is short. Don't waste time problematizing life. But savor every moment. Enjoy every minute. Maximize life's unlimited time by enjoying it, by accepting that which cannot be changed. Maraming ganyan eh, mga magulang, hindi matanggap yung anak, mga anak, hindi matanggap yung magulang, magkakapatid, hindi matanggap. Ang tagal-tagal na struggle, tapos kung kailan malapit ang mamatay at saka lang magtatanggapan, magpapatawaran, sayang. Maraming mga manugang ayaw tanggapin ng biyenan, pero pag naman naghihingalo na rin yung biyenan, tinatanggap na rin yung manugang. So aga-agahan na para mag-enjoy sa buhay. Maximize life's limited time by doing good no matter what the initial and apparent outcome. So what's good in life? May nadagdag ba sa definition natin, mga kapatid? So what's good in life? If you might review, don't overwork to the point of being unable to enjoy the fruits of your labor. Kailangan may pahinga ka para ka mag-enjoy. Bagamat konting tao yon, madami yung iba sobrang enjoy konting trabaho. Yun ang mas malaking problema. Pero meron talaga hindi marunong pasayahin ang sarili. Lagi na lang tinitipid ang sarili. Lagi na lamang na walang ginawa kundi mag-ipon at magtrabaho na magtrabaho. So work and enjoy the fruits of your work. And enjoy before you die. Of course. Pero kasama na sa meaning niyan, enjoy before you become too old or too sick to enjoy it. Minsan, pag nagbabiyahe ka sa ibang bansa, makikita mo mayroong mga super tatanda na doon pa nagtutur. Talagang halos hindi na makaakyat ng mga baitang-baitang. Well, at least, nagtutur pa rin. No? Pero, laki siguro ang panghihinayang noon kung nung mga bata-bata pa sila, hindi man lang nagbiyahe, pagkatapos puro tipid ng tipid. No? Tapos, lalo mga Pilipinong magulang, bigay lahat sa anak. Yung halos tipirin ang sarili, hindi kumakain ng masarap, puro sa anak. Si anak naman para, puro ilakwatsa, no, nag-i-enjoy sa buhay si anak. So kailangan marunong ka rin magpa-enjoy sa iyong sarili. Enjoy what you have, get what you want, or want what you get. And be good for goodness sake, though you are not immediately rewarded. God is just. And then do not problematize life. Marami tayong may sa mga pinoproblema sobra sa buhay, hindi niya naman kayang solvein. Kaya niyo bang solvein halimbawa yung global warming? Kaya mo ba yan? Kapag problema mo lagi? Hindi. Pero subukan mo na magbawas ang paggamit ng aircon, di ba? Para makatulong ka naman na huwag masyadong yung environment natin magasgas dahil sa ganyan. Huwag ka lagi gumamit ng kuryente. Maglakad-lakad ka lagi. Huwag ka lagi nag-elevator. Nakakatulong ka, pero kung problematizing kasi hindi mo kaya yan. Ang pinaproblema ng marami ngayon, yung mga lindol. Kaya nyo bang pigilin yun? Kahit si Bernardo Carpio nga, hindi niya napipigil yung mga lindol. Pero meron kang pwedeng gawin, di tingnan mo kung safe ba yung environment na nitiran mo. At kung you are blessed with a capacity to improve your house or to move, then do it. If not, dagdagan mo ng dasal. Diba? At maging alert ka, meron ka man lamang na security measures, may mga matibay-tibay kang mesa sa iyong bahay para kung sakasakaling naglalaglagan yung mga taga-taas sa'yo, may mesa naman. Mag-ipon ka ng konting tubig, pagkain, flashlight, kung saan ka nakahiga para kung dadaganan ka doon ng mga kung ano-ano. May baon ka man lang. Kung mahukay ka sa ikapitong araw, may kinakain ka pa. Abutan ka na nagbubutong pakwan, masaya ka ng konti. Kasi anong magagawa mo tungkol dyan? Lalo't wala kang kapera-pera, hindi mo naman kayang lumipat, di ba? Pero dagdagan mo ng konting seguridad yung buhay mo. Alam mo naman, ang kailangan-kailangan ng taong nadadagan na naman ganyan, tubig, pagkain. Ngayon, kung mag-iimba ka ng delata, dahil sitiyakin mong may abrelata ka. Mahirap ngat-ngatin yung lata, lalo madilim. So, may mga bagay na pwede mong problemahin up to a point. Wala yung anak mo, alauna na, alas dos, anong magagawa mo na lakad ka ng lakad, pabalik-balik ka? Di ba? Ipanalangin mo siya, why worry when you can pray? At matapos mong manalangin, sikapin mong matulog na. Kasi kahit ka naman mapuyat, wala ka rin magagawa eh. So may tinatanggap
Merong ang asawa, nagtatrabaho abroad, wala ka nang ginawa, kundi isipin ko nagtataksil. Alam nyo, kung talagang nagtataksil siya, dalawang beses ka nagdusa, saka iisip, at nung totoong nagtaksil. Pero kung hindi pala nagtaksil, nagdusa ka na rin eh. So you suffer twice over. Ngayon, eto, hindi siya nagtaksil. Inabot na ka, mukhang kalansay dahil lagi kang nag-worry. Eh, pagtataksil ka na nga siguro. So, why worry about things you cannot change? Yan ang sinasabi dito ni Solomon. Like your situation. Like what you have. Then you will maximize the enjoyment of life. Bihirang tao, mga kapatid, yung they have enough resources to get what they want. But every human being is endowed the powerful spirit of God so that we can want what we get. Yung kakausapin mo yung sarili mong, eto ang meron ka, enjoyin mo yan. Huwag kang magreklamo sa buhay. Kung meron kang kapansanan, di ka nakakalakad tulad ng iba, o nahihirapan ka maglakad, o meron kang sakit sa puso, mahina ang puso mo, o mataas ang blood sugar mo, lahat tayo may kanya-kanyang kapansanan. Ba? May kanya-kanyang kahinaan. Operate within the limits that are there. Maximize life in spite of. Alam niyo, isa sa mga pinakalayas na taong nakakilala ko sa buhay, bulag. Kung saan-saan nakakapunta, magtataka ka, magtatanong pa ng address, anong address niya? Napupuntahan naman, kabulag-bulag na tao. At ang isa sa mga pinakamang mga dadal-dal na kilala ko, Pipe. Kahit pa sign language, ang pagsisikap, magchismisan, talagang may willpower. So, it's not what you have, but what you do with what you have that will make you enjoy life. Remember, stop comparing yourself with others. Hindi ka mistake ng Diyos. Pero kaminsan, mistake natin, ina-underrate natin yung sarili natin because we compare ourselves with others too much. And all of that, enjoy life in the context of godliness. One challenge, brothers and sisters, allow and enable those who work hard to enjoy the fruits of their labor. Hindi lang tayo yung topic that we work hard and we should enjoy, you should permit those who work hard to enjoy their lives. Meron kayong kilala na OFW yung asawa, nagsasakripisyo sila, 11 buwan, 1 taon, hindi sila magkasama, hayaan nyo naman siyang makaipon. Kayo naman eh, hindi nangungulila, hindi nangalulungkot, hindi naiinip, tapos siya lang, mag-isa niyang binabata yung hirap na magkalayo sila. Tapos gusto mo kaparte ka sa kanyang remittance. Ganyan yung mga kamag-anak eh, huy, pahiram naman. Ang laki-laki ng sweldo ng asawa mo. Gusto mo sabihin, eh bakit pa nag-iinip ba ako paggabi? Karamay kita. Bakit kasama kita sa paggastos? So let's allow people who work hard to benefit from their labor so that there will be justice. Huwag tayong pumipitas na hindi natin tanim. At kung minsan, pag binibigyan tayo, na kagisa-gisa tayo ng konting grasya, pasalamat tayo, pero hindi nila obligasyon yun. One of the saddest facts of life, ng OFW life, and there are at least 10 million Filipinos na OFW, kaya walang Pilipinong walang kamag-anak na OFW, lahat meron. Let's allow them to enjoy the fruits of their sacrifices. Hindi yung lagi nila tayo nakadaga, nakahingi, nakadaing, na akala mo obligasyon nila na pabutihin yung buhay natin. So, God wants you to enjoy life. Yes, there are sacrifices. There are things that we should not do. There are things that God requires us to give to Him. But there are many things that God likes us to enjoy. Kita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Ang hinihingi lang nga niya sa atin, tight yung 90 atin eh. Diba? At under our management, yung iba nagre-reklamo pa. Pero napakabuti ng Diyos. At sa bawat binibigay natin sa Kanya, siya naman ay marunong magsukli. In fact, kaya ka nga niya pinagbibigay para ka lang makapag-invest. Dahil hindi naman niya ikapaghihirap pagka hindi ka nagbigay. But when you invest in God's work, your time, very especially, your effort, and even your treasure, ito yung mga mabuting ginagawa natin sa buhay. Ama namin Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos ang mabait na pati enjoyment namin sinulat nyo dito sa Bible. Si Solomon pa, na very credible, very wise, ang nagsasami sa amin, Lord, to enjoy the fruits of our labor. Turuan nyo nga po kami, Lord, to be appreciative of your goodness and allow us to show that appreciation by enjoying what you like us to enjoy. Tulad ng pag nagbibigay kami ng regalo sa iba't hindi nila ginagamit, sumasama ang loob namin. Nawa, Panginoon, hindi namin mapasama ang loob nyo pag hindi namin ginagamit at ina-enjoy yung mga bigay nyo sa amin na regalo. Pero habang ina-enjoy namin, the Lord, teach us to be
sensitive to others. Teach us to share with others. Teach us not to be proud and not to flaunt what you give us. But in humility, allow us to enjoy your goodness. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, ang personal na mensahe sa inyo ng Panginoon, makipagniig tayo sa Espiritu. Sa Espiritu ng Diyos na gustong tayo, lumasap ng sarap sa buhay.